mga kwento ni Thelmo. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Johnny. Bali, ang kwentong ibabahagi ko ay hindi ako yung buong nakaranas, pero witness po yung mama ko dito. Tungkol ito sa kumari ng mama ko na tawagin na lamang nating Mileth. Si mama naman, tawagin nating Konching. Nasa 20 anyos ako noon. Si Mama Konching nasa late 40s na. Samantalang itong si Tita Mileth, kung tatantiyahin ay mga nasa kalagitnaan ng 30 anyos. Bali, sana ang kwentong ito, Sir Seth, ay maging aral na sa mga listeners natin na ang lahat ng bagay na hihilingin natin sa hindi mabuting pamamaraan ay meron talagang kapalit. Hihingi rin po sana ako ng kapaliwanagan dito gawa ng hindi kasi namin alam kung ang rason ng nangyari kay Mileth ay dahil ba sa balik o kapalit o gawa ng isang kulang. Early 90s, kasagsagan ng eleksyon. Alam mo naman sa probinsya, Sir Seth, dalawang bagay lang ang nararamdaman ng mga tao noon sa tuwing dumadating yung eleksyon na ito. Tuwa dahil may mga sumusuhol sa bobotohin, o takot dahil kung solidong supporter ka ng isang partido, nanganganib ang buhay mo. Nasa kasagsagan yung pamilya namin noon ng pananahimik sa bahay kasi nga may manakanakang gulo noon sa labas. Dito, napapansin ko na palagi na lamang pumupunta si Tita Mileth sa bahay namin. Tapos, ilang oras silang nasa sala lang ni Mama, nag-uusap. Nangyayari lamang kasi yun, Sir Seth, kapag meron talagang to follow up ng mga kwentong pagchichismisan itong dalawa. Parang teleserye kumbaga. May karugtong araw-araw. Dito na pala sa mga araw na ito, ikinikwento na pala ni Tita Mileth kay Mama ang tungkol sa isang lalaki na tawagin na lamang natin sa pangalang Ruben. Nakilala ni Tita Mileth si Ruben dahil sa usaping sakahan ng mga magulang ni Tita Mileth. At itong si Ruben na noong mga panahon na yon, isang trabahador sa Saudi at naghahanap ng mapag-iiwanan ng pera para lagyan ng interes. Dalawang beses ko na din itong nakita. Medyo kulot yung buhok, matipuno. Talagang lalaking lalaki ang datingan. Sa madaling salita, Sir Seth, bet na bet ni Tita Mileth itong si Ruben. Ang kaso, si Ruben ay asawa ng isa sa kalapit bahay nila. Though hindi talaga ito taga sa amin kaya naman parang na love at first sight si Tita kahit na alam niyang pamilyado na si Ruben. Isang araw, naabutan ko noon na nagsasagutan sila Mama at Papa. Pinagsasabihan ni Papa si Mama noon na huwag nang makisawsaw sa gusto ni Mileth dahil sa hindi maganda ang gusto ng kumari niya. Desperado kasi at gustong gusto na agawin noon ni Mileth itong si Ruben sa misis nito. Talagang dumikit pa itong si Mileth sa misis ni Ruben at kunwari ay magkapatid ang turingan. Walang hiya, di ba? Ang malala, Sir Seth, naghahanap na rin noon na mag-aral o mangalap na mga kaalaman itong si Mileth na hindi talaga maganda. Katulad na lamang ng padasal sa tubig tapos hihipan tapos ipapatak sa iniinom ng asawa ni Ruben para daw hindi magkasundo ang dalawa at maghiwalay. Marami pa siyang ginawa noon. Ultimong buhok nila ni Ruben, pinagbuhol niya tapos nilagay sa higaan kasama ng litrato nito. Hindi lang ako sigurado kung alin doon ang naging epektibo gawa ng ayon kay Mama. Lahat na ata ng panggagayuma, sinubukan nito ni Mileth. Ang masama, hindi kami sigurado kung ginawa niya ba ng tama at kung kani-kanino niya ito nalaman. Pero itong isang ginawa niya, Sir Seth, na hindi lang para sa gayuma kundi gawain din ng mga taong desperadong humiling, ay isa sa nagpanindig talaga ng balahibo ko. Ito din ang rason ng sagutan ni Mama at Papa noon.
ang pagbulong sa patay. Ayoko maging hipokrito. Ginagawa ko din ito pero sa mga patay namin na hayop, kagaya ng pusa, aso, yung kapag naghihingalo sila. Talagang binubulungan ko yan ang mga gusto kong hilingin, Sir Seth. Pero ito, literal na patay talaga. Paano nangyari yon? Ganito. Merong isang taga sa amin noon yung bigla na lamang na-stroke o inatake sa puso noon. Nagaling yon sa pagsakay ng pick-up para mangampan niya. Kaanak ito ng asawa ni Ruben. Hindi ito dinala kaagad sa may ospital. Kumbaga, chinek lang ito gamit yung blood pressure. Kahit na nagsusuka na ito, tirik na yung mga mata at naghahabol-hininga. Inabot pa ng isang oras noon bago ito dinala sa paggamutan. Kinahapunan noon, bumisita si Tita Mileth sa amin. Pinagbihis si nanay. Pupunta daw sila sa bayan. Siya na daw ang bahalang gumastos ng pamasahe. Pagkarating sa bayan, dinala nga nitong Mileth si Mama sa may ospital kung saan nandun ang matanda. Wala na itong malay, Sir, pero alam mong naghihintay na lang ng oras niya. Bali yung mga apo nito yung nakabantay noon at yung ibang mga kamag-anak ay abala sa paghahanap ng pera at pabili ng gamot. Dito, saglit na pinalabas ni Tita Mileth yung mga bantay. Kung hindi ako nagkakamali, eh mga nasa 18 anos pa lamang ata yung matanda sa kanila noon. Dahil sa kilala naman nila si Tita, ayun na nga, nagmumukhang kapatid ng asawa ni Ruben. Sinunod nila yung utos nito na bumili ng mga kung ano-ano noon. Nang makalabas yung mga ito, dito na niya ginawa ang pagbulong. Hindi daw narinig ni Mama ang sinabi ni Mileth pero sinasapo nito yung noo ng matanda. Pinipisil ang kamay habang nagsasalita sa tenga. Tapos tumayo. Lumipat ito sa may kabilang tenga. At kung ano ang ginawa sa una, ganun din dito sa kabila. Matapos noon, sinita pa nga ni Mama yung kumari nito. Pero yung tipo ng sita na galangin lang yung matanda. Hindi naman kasi naniniwala si Mama noon sa ganun gawa ng nakailang subok na si Tita Mileth. Pero wala namang nangyayari. Umuwi din silang matapos gawin yon, Sir Seth. At yun nga, kinagabihan noon, nabalitaan na lamang namin na binawian na ng buhay ang matandang yon. Ganun na lang yung takot ni Mama at pagtaas ng mga balahibo niya. Naging usapan nila yun ni Papa nung umaga. At naabutan ko nga silang nagsasagutan noon. Walang makapagsasabi kung nagkataon lang ito. Pero ilang araw matapos noon, hindi na araw-araw pumupunta si Tita Mileth sa bahay. May mga pagkakataon na pupunta lang ito sa bahay para mangamusta kay Mama. Isa pa kasi, pinagsabihan siya ni Papa na huwag nang isali si Mama sa kalokohan niya. Dahil nga baka sa huli, may kapalit na mga ito. Kaya siguro nahiya. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit siguro isang linggo matapos mangyari yon. Kumbaga ang natatandaan ko, kakalibing lang nung namatay na ito, yung binulugan ni Mileth. Nagkabaranggayan na dito, Sir Seth. Biglang kumalat ang chismes na itong si Mileth at si Ruben. Meron umanong relasyon. Ang alam ko noon ay nagkaroon ng klaruhan at itinangging may relasyon sila. Kahit si Mama noon, kukunin sanang witness na wala ngang relasyon ng dalawa. Pero hindi siya pinapunta ni Papa para hindi na rin madamay. Isang linggo pa ang nakalipas noon. Nalaman na lamang namin na tinanan na ni Ruben si Mileth. Laking gulo yun, Sir Seth. Kahit mga kamag-anak ng pamilya ni Mileth at nung asawa ni Ruben, nagkagulo talaga. Ang buong akala siguro ni Mileth ay happy ending na. Pero hindi. Ilang araw ang lumipas matapos mangyari ang gulong yon. Nasunog ang parte ng bahay ng mga magulang ni Tita Mileth kung saan siya dati nakatira. Ang nakapagtataka,
yung naapektuhan lamang ay yung kwarto na dating tinutulugan ito. Kaya naman naisip ng kaanak na gawain ito ng kamag-anak ng asawa ni Ruben. Dito rin nalaman ng mga magulang nito ni Meleth na may mga buhol nga ng buhok sa may ilalim ng higaan niya. Meron ding litrato ni Ruben at kapirasong tela na kung hindi sila nagkakamali ay galing sa pinunit na sando ng isang lalaki na merong nakapulupot na papel sa pagitan at andun ang pangalan ni Ruben at Meleth. Hindi ito sinabi kaagad ng mga magulang ni Meleth dahil sa kahihiyan. Kumbaga, ikinuwento ito kay mama pero kung kailan huli na talaga yung lahat. Ilang araw pa ang lumipas matapos ng sunog na yon. Pumunta naman ang nanay ni Meleth sa bahay. Isa si mama sa nilapitan nito. Humiram ito ng pera ang pamasahe sana at pambayad sa manghihilot o manggagamot. Gawa ng kailangan niya daw puntahan si Meleth dahil may sakit ito. Hindi din mapakali si mama noon. Pumayag ito na magpahiram o ibigay na lang talaga ang pera. Pero sa kondisyon na sasama siya kung saan nandun si Tita Meleth. Walang nagawa itong nanay ng kumari ni mama. Sumama itong si mama. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Pagkarating niya doon sa lugar kung saan nagtatago si Meleth at si Ruben. Sobrang nangayayat si Meleth noon. Lubog na lubog yung mukha nito. At para bang mas tumanda pa ng ilang taon. Ayon kay mama, halos kasing tanda na nga daw ito noon ni Lola. May mga tumubo ding mga buhok sa taas ng bibig nito na para bang nagkaroon ito ng bigote. Yung ipin nito na noon ay buo at magkakalapit. Hindi naman natanggal pero nagkaroon ng espasyo. Nagkahiwa-hiwalay. Hindi din niya magalaw ang siko at tuhod niya noon. Yung hita at balakang ay napakasakit din daw. Dapat Sir Seth, ilang araw lamang sila doon sa lugar kung saan sila nagtatago. At ang plano nila ay pumuntang Maynila at umuwi sa pamilya ni Ruben. Pero nagkaganon nga siya. Patago umano silang pumunta sa ospital noon. Pina-check up ito, lalo na kung meron bang arthritis o rayuma. Yun nga lang, normal ang mga uric acid nito at iba pang blood chemistry. Patuloy pa rin ang pag-check up niya at kung ano-ano na yung ginawa sa kanya. Kung may lason ba sa dugo, sa atay o sa buto. Pero naubos ng lahat-lahat sa pera na nadala ni Ruben. Wala pa rin silang nakitang dahilan ng nangyayari sa kanya. Hanggang sa sinubukan nga nilang magpatingin sa manggagamot noon. Yung unang manggagamot, Sir Seth, sa tingin ko ay merong kakayahan ito. Pero alam mo yung hindi ganun kasapat. Gawa nang yung pinatawag nila ito. Pagkapasok pa lamang daw sa kubo noon, sinabi nito nang makita si Tita Meleth na hindi daw si Tita yung katawan. Katawan daw yun ng patay. At ang mas malala, yung katawan na yun eh nangangamoy formalin na. Hindi naman yun maamoy nila Meleth at yung iba pa. Pati si mama walang naamoy ng formalin noon. Pero ang manggagamot na ito, pinipilit na hindi si Tita Meleth yon. Kahit itong si Tita Meleth, mangiyak-ngiyak na paulit-ulit na sinasabing siya yon. Siya yung nasa katawan na yon. Tumanggi ang manggagamot na ito, Sir Seth. Ang sinabi sa kanila bago siya umalis, hindi daw siya nang gagamot ng bangkay. Hindi umano siya bumubuhay ng patay. Grabe yun. Kahit si mama gusto nang umuwi ng marinig ang karanasan na ito. Ito na yung sumunod na manggagamot na ipinatawag. Ito na yung parte na sumama si mama noon. Sinubukan nilang patawirin ito sa may bintana. Walang nangyari kay Tita Meleth. Hindi siya naging saging o kung anumang ipinalit sa katawan niya. Natural lang siya na si Meleth pa rin pagkasalu sa kanya. Inaraw-araw pahiran ng kung anong balanyos o langis noon si Tita Meleth. Kung ano-anong halamang ugat pero wala talagang nangyayari.
hanggang sa sumuko na lamang din ng tuluyan ang pangalawang manggagamot na ito. Sa ikatlong manggagamot, Sir Seth, ito naman, nagbigay naman ito ng suggestion. Tanda niyo ba yung matanda na binulungan ni Mileth? Sabi ng manggagamot na ito, kung maaari, ipahukay at buksan ang ataol ng bangkay na pinagbulungan ni Mileth. Siyempre, Sir Seth, hindi ganun kadaling gawin yon. Gawa ng unang-una, kagaya ng sabi ko, kaanak ng asawa ni Ruben ang bangkay na yon. Sa palagay ba nila, papayag ang parte ng misis nito? Matapos ang mangyari tsaka, napakasariwa pa noon, Sir Seth. Kumbaga, malamang sa malamang, sinumpa na sila halos ng asawa nito at pakapagtawanan pa sila at sabihin na buti nga. Dinerecha si Mileth na manggagamot na ito. Hindi raw nag-iingat. Kung ano-anong gayuma ang sinubukan ng hindi inaalam kung tama ba ang proseso ng ginagawa niya. Ni hindi nagpakonsulta sa kung sino ang merong may alam. At lalong-lalo na, hindi man lamang inalam kung ang mga hiniling ba nito, lalo na sa pagbulong sa patay ay merong hindi magandang kapalit. Sa bawat dasal na inuusal at sa bawat hiling na hinihingi natin ayon dito, mag-ingat umano tayo dahil hindi natin alam kung kanino tayo humihiling. Kung sa nasa taas ba, o yung mga alagad ng dilim na nasa tabi-tabi lamang, at kumukuha ng tiyempo para makapanlinlang, makapansamantala ng bulag na ninanais ng isang tao. Tapos sa huli, yung kaluluwa, ang kapalit. Ayon naman kay Tita Mileth, gawa ng nakakapagsalita siya noon. Mula nga nang nakuha niya ang loob ni Ruben, madalas na lamang siyang nagigising gawa ng may bumubulong sa kanya. As in totoong bulong na nararamdaman niya pa yung paghinga nito sa tenga niya. At kapag nagigisingan niya naman ito, bukod kay Ruben na katabi niya at tulog na tulog, wala nang iba pang tao sa bahay na pinagtaguan nila. Hanggang sa isang madaling araw, naulit na naman ito. Pero noong partikular na madaling araw na yon, malinaw na yung bulong na naririnig niya. Kung ano daw ang ibinulong niya noon sa namatay na matanda sa ospital, ganun na ganun din ang bulong na naririnig niya habang nakahiga. At nang magising siya, halos mapasigaw siya noon. Dahil sa maniwala man kayo o sa hindi, si Ruben na dapat ay katabi niya, ibang iba umano ang mukha. Naaagnas ito, nangangayayat, nakanganga, at nakaharap sa kanya. At sa bawat galaw ng bibig nito, yun ang boses na naririnig niya doon sa bulong na yon, Sir Seth. Nung bumangon na lamang si Ruben sa sigaw nitong ni Mileth, saka bumalik sa dati ang mukha ng lalaki. Dito na rin hindi magalaw ni Mileth ang ibang bahagi ng katawan niya. Sinubukan ni Ruben na bumalik sa barangay namin noon para sana kausapin ang pamilya ng asawa, pati na rin ang mga magulang ni Mileth. Sinubukan din yun pero iyon nga, Sir Seth, merong humaharang kay Ruben sa labas pa lamang ng barangay. Sinabihan siya na kung maaari ay huwag nang tumapak sa lugar namin gawa ng maraming galit sa kanya. Maraming kamag-anak ang asawa niya. Baka hindi pa nakakarating ito sa bahay noon, mapahamak na siya. Ganon din naman ang mga magulang ni Mileth noon. Kapag sinusubukan nilang magpakita, talagang hinahasaan sila ng itak, Sir Seth. Si Mama naman, araw-araw silang nagkakaaway ni Papa dahil dito. Ayaw niyang mangialam si Mama sa kahit na anong paraan. Hanggang sa mabalitaan na lamang namin na, eto nga, pumanaw si Mileth. Closed casket yun, Sir Seth, o sarado ang ataol sa buong burol hanggang libing. Ayon na din sa payo ng manggagamot sa magulang niya, mas maigi ng ganun na walang nakakakita sa huling mukha ni Mileth.
Pero ayon kay Ruben, nagisingan na lamang niya itong si Milet na naghihingalo. Yung sakong, yung balikat, yung bandang puwet. Basta lahat ng nakasayad sa mahigaan na parte ng katawan niya. Bigla na lamang umanong nagkabutas at kadiriman. Bukod sa mabahong kung anong manilaw-nilaw na basa ang lumalabas doon, e meron pang mga patay na langaw ang nagsilabasan sa mismong mga butas na yon. As in para umanong nalunod yung mga insektong ito sa dagta o yung basang lumabas doon. Ilan sa mga manggagamot din ang sumubok tumingin sa mga langaw na yun, Sir Seth. Iba-iba ang sinabi nila. Yung isa, kinulam umano si Tita Mileth. Yung isa naman, naingkanto dahil nga yung pinagtaguan nilang bahay eh, nilinis daw ni Tita Mileth yung labas at meron siyang nasanggana kung ano. Meron namang nagsabing yung bulong. Yung bulong na yun eh meron daw talagang kapalit. Pero hindi umano yung bangkay na binulungan niya yung nakarinig noon. Pero ayun nga, gaya ng sabi ng isang manggagamot, yung mga alagad ng dilim ang tumupad sa gusto ni Milet. Pero may kapalit. Siguro na putyo-putyo o kung saan lang kinuha ni Milet ang dasal na ginamit sa pagiling. Baka may sa kaliwa. Basta Sir Seth, napakagulo at palaisipan ang nangyari sa kanya. Kaya kinatakutan din namin noon kahit papano ang angkan ng dating asawa ni Ruben. Dahil sa minsan din kasi yung dating asawa niya na ito, natutulala na lamang bigla at hindi na rin ganun ka nakakapag-ayos sa sarili. Yung tipong parang may topak na. Hindi na nagpakita si Ruben pagkatapos noon. Hindi na rin siya hinanapan ng kung sino sa pamilya ng dati niyang asawa. Sa ngayon ay nandito pa rin kami sa kung saan kami nakatira dati. Marami na rin umalis at dumating na bagong mga tao sa lugar. At itong kwentong karanasan ng dating kumari ni Mama ay iilan na lamang kaming nakakaalam. So maraming salamat mga kagiliw sa paikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, alam nyo na yan. I-message nyo ako sa Facebook page, Instagram, email, kung saan nyo gusto. Tapos ano lang, bukod sa iwasan natin yung shoutout request via comment section, if ever, much better kung i-leave it bilang natin yung mga message natin. Kasi once naman na isin at i-acknowledge ko yon, matik, masasama natin sa shoutout request yun. Huwag kayong sana magagalit kung merong delay sa shoutout gawa ng hindi ko kasi minsan na-check kaagad yung messenger. Huwag nyo rin i-unsend ha. Kasi yun nga, sayang eh, kapag ano eh, minsan kasi tambak tayo. So kapag nasin ko na yung message nyo, sayang yun tapos i-unsend nyo rin. Okay, huwag kayong magagalit, mababasa natin yan. At kung hindi man, pwede naman kayong mangulit. Basta huwag lang kayong magalit, okay? Yun. So sa mga nag-message sa atin, sir, pa-shoutout sa anak ko, si Charles Jerome, kaka-graduate niya lang high school, pati sa asawa at anak ko, si Joji at Anna G. From Sir Moni Ghost One, sorry. Yun, salamat Sir Moni. Shoutout kay Jerry Ann Longanilla. Shoutout din kay De La Cruz Mary na pinapa-shoutout yung anak niyang si Rose Fuentes na naaaliw siyang makinig sa mga kwento. Ko, kesa sa kwento niya daw. At sa pamangkin kong si Sharamate Sinchez. Ang ganda daw ng mga kwento niyo na yung background mo panakot sa kapatid niya makulit. Stay safe sir, always have a good health. Mary ng Bahrain. Thank you ma'am. Shoutout din kay Simply Jesse Valls. Shoutout din kay Zith or Seth daw. Gabi-gabi kami nakikinig sa mga bago mo na upload from Charmay Aguilar. Kapangalan ko ah. Kay Kring Kring Araneta, sir. Kring from Cotabato City. Pwede po bang pabati ng anak ko? 8th birthday niya, July 22. Hey, happy birthday sa'yo, Beboy Gainal. Thank you so much, sir. Gustong-gusto po namin yung stories niyo. Thank you for always entertaining us with your good stories. From Kring Kring Araneta. Thank you din po. Happy birthday sa'yo, Beboy. Happy birthday. From Joven Pumares Auro. Sir Seth, kapwa ko Antikenyo. Pa-shoutout po kami ng girlfriend ko na si Aren Constantino Dava.
Taga Bugasong Antique. Wow, kami na palagi nakikinig sa kwento mo. Salamat, salamat Sir Joven. From Baby Mix. Sir, pa-shoutout naman po sa akin sa next video mo. Pabati na rin sa akin sa July 22th day. Yan, happy birthday sa'yo. Ngayon lang po ako nag-message pero everyday po ako nakikinig sa mga kwento. Thank you, Ma'am Baby Mix. Happy birthday sa'yo. Shoutout din kay Lawrence Angelo Reyes. Shoutout din kay Lawrence Kamaklang na makikishoutout sa aking nanay Glo, ate Gina, Poy Poy, Faye, ate Nene at Lola Kulit. Na-addict na din po silang nakakapinig sa'yo at ayaw nila ng ibang narrator. Boss set lang sa karam. Thank you, Ma'am Lawrence Kamaklang. Thank you po sa inyo. Huwag po kayo magsasawa. From Ren Peñalver, Sir, pa-shoutout naman sa asawa kong si Justoni Torres. Pampatulog ko talaga lagi mga kwento mo. Salamat. Salamat din. And last but not the least, from Jerlyn Ranit, na pinapa-shoutout ang kapatid niyang si Shasha. Salamat. Ayun lang mga kagiliw, maraming maraming salamat. Bukas ulit.